better. Groundbreaking change? Sino hindi ready? And stronger together. Sobrang saya! With our new shows. Malinaw ang hangarin ng Biden administration tungkol sa issue ng immigration. Kabilang ba dito ang ating mga kababayan? Pusong Pinoy sa Amerika Season 16 premieres April 4. Everyone needs some love and romance to keep them going. I make your personal life my business. Wait, can we just keep things professional, okay? Heartful Cafe. Tunguan pa rin natin siya na maayos, ha? Huwag pasaway para walang masabi sa atin, okay? Kinukuha ko lang ang dapat sa akin. Ate, mamamatay ako. Ipaliliping kita. Nagbabagang luha. Kahit kailan hindi ako aalis sa tabi mo. Your husband is suffering from a psychiatric condition and we call it as dissociative identity disorder. Pinaman sa atin! Ang dalawang ikaw. Legal Wives. Okay, ma'am. Agimat ng Agila. Sing for Hearts. Las Hermanas. Love You Stranger. To Have and to Hold. The World Between Us. Love Connections. Artikulo 247. Joa Sessions. I Left My Heart in Sorsogon. The Clash Season 4. Primadonna Season 2. Love, Die, Repeat. Little Princess. Lolo. And Voltes 5 Legacy. Just open up a little. Hearts. Change is in the air. We are stronger together. Salamat, Ellen, ng kapalagi. On GMA Pinoy TV. Good morning mga kapuso dito sa Pilipinas and good morning, good afternoon and good evening sa ating mga kapuso abroad. Welcome to Dongyan Stronger Together Fun Connect. And to help us today, isa sa mga BFFs ni Marian, here's one of the hosts of the Bubay and Tekla Show, Bubay.
Hello, hello everyone! Sa ating mga minamahal na mga kapuso, magandang araw po sa inyo lahat. Palakpakan naman sa inyo mga bahay-bahay. Come on, come on, come on, come on! Ay, grabe naman talaga. Excited ako talaga mga kapuso sa ating Pinoy Abroad Fan Connect event ngayong araw na ito. At maraming talaga nag-participate. Maraming salamat po from the bottom of our hearts. At huwag kayong mag-alala, maya-maya lamang po ay makakasama na natin ang King and Queen ng primetime television. Walang iba kundi ang Dong Yan! Yehey! Everybody so excited, guys. Gagaya ko na lamang. Ako na lang pong mismo mga kapuso ay talaga mang sobrang na-excite nung sinabi nga. Ako mag-host ng event na ito. Sabi ko talaga, go na go, di ba? Pero bago yan, siyempre, kamustahin po muna natin, guys, mga kapuso, ang ating GMA Pinoy TV subscribers na kasama natin ngayong hapon na ito. Hello sa inyo. Kaway. Ayan, kumakaway sila, guys. Magandang gabi po. Hi. Gabi. Hi. Hello. Ayan, oh, may mga nagsasalita. Hi, Bubay! Hello po. Hi, Bubay. Magandang gabi. Good evening sa ating mga kapuso dyan sa US. Hello sa mga taga-Texas. Hi. I love you all. Nevada, hello po sa inyo. Sino pa mga kaibigan natin? Andiyan din mga taga Los Angeles from Colorado. Hello po sa inyong lahat at magandang gabi din. Canada! Ang dami natin mga kapuso dyan sa Canada. Hello po sa inyo sa mga taga Vancouver, Toronto, Edmonton, and Ontario. Oh, diba? Ang dami. Sino pang babatiin Calgary. Natin? Meron pa. Oy, from San Calgary. Diego. Hello po. Aba, madami. San Diego! San Diego! Hello sa inyo dyan. Ay, bukod sa US, bukod sa Canada. Japan. Meron din. Oy, may mga taga Japan. Mamaya babatiin natin yan. Meron din tayong friends, New York. Mga kapuso from Middle East. Hello po sa mga taga Dubai. Sa mga taga Saudi Arabia, Abu Dhabi, ang dami niyan. Siyempre mga taga Oman and Lebanon. At siyempre, we also have friends from Europe. Our kapuso from London, from Italy. Hello sa inyo guys. Maraming salamat po. Siyempre, meron din siyempre mga taga Asia like us, di ba? From Singapore. Hello po sa mga kapuso natin sa Singapore. Hello sa mga taga Vietnam. Sino pa ba? Magandang hapon sa mga nasa South Korea. Ayan. At siyempre, marami din tayong mga kapuso from Japan, kumbawa, arigato, and also we have friends and kapusas from Australia, hello po, and also to New Zealand, diba? Talaga namang all over the world ang ating mga kapuso, maraming salamat po. At syempre, magandang umaga din syempre sa mga solid Dongyan fans na nandito ngayon. Hello sa inyo guys! Sa Dongyan fans sa Pilipinas, dito sa Zoom, at syempre sa mga nakatutok sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. Okay, etong dapat nyo gawin. Aba, may taga Santa Rosa din. Hello guys sa mga taga Santa Rosa. Gamitin lamang po natin ang ating hashtag today ha. Ang hashtag Dongyan Stronger Together. Yan po ang gagamitin natin pag nag-upload tayo ng mga videos o kaya ng ating pictures today. Diba? Mag-hi din tayo at acknowledge din natin ang presence syempre ng ating mga minamahal na mga Kapuso Brigade members. Hello po sa inyo. Mga loyal fans na nag-promote ng GMA programs and artists. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ayan. Oy, syempre guys, ito pang dapat natin acknowledge at pasalamatan. Syempre, kasama rin po natin ang mga taga GMA International headed by First Vice President and Head of Operations, Sir Joseph Francia. Hello po, Sir Joseph! Sir Joseph, and of course, ang AVP and Head of Programming, Miss Cherry Domingo. Maraming salamat po, Miss Cherry. At mula hello. Naman sa Dubai. Hello po, Miss Cherry. Ang ganda ni Miss Cherry. Very beautiful. At syempre, mula naman po sa Dubai, UAE. Kasama rin po natin si Conjen Paul Cortez. Hello po, Sir Paul. Hello, Conjen. Good morning. Kumusta po ang weather dyan sa UAE? Napakaganda dyan pumunta. Mag-shopping-shopping. Charot! At syempre, pasalamatan din natin at mag-hello din tayo kay Sir Peterson Gonzaga from Long Beach, California. Oh my gosh, we have friends from Long Beach, California. We also have friends from Hercules, California. Sir Ricky Dulles Reyes, magandang araw po sa iyo dyan. From New Zealand, napakaginaw dyan. Miss Zenny Low, hello sa inyo. And of course, from Japan, mahal na mahal natin to. Ma'am Luisa,
Kondo, I love you. Siyang nagdala sa amin dyan noong 2019 dyan sa Japan at babalik tayo dyan, I'm sure. Si Ma'am Luisa pa ba? Adya ka ba, Miss Luisa? I love you. At eto, maya-maya po guys ha, itong magandang balita dyan. May ilang mga fans po, mga kapuso fans natin na pwede makapagtanong kina Dong yan. At siyempre alam na nila kung anong tatanungin nila. Paalala lang po ha, sa mga nakamute po ngayon, okay ha? Kailangan po i-maintain lang po natin ang pag-mute niyan. Okay, wag natin i-on para hindi po makagulo at sabay-sabay na nagsasalita. Pakinggan lang po natin yung tanong at ang magiging sagot ng Dong yan sa mga katanungan, di ba? At eto pa, kailangan natin siyempre banggitin ito guys. Watch award-winning news programs and your all-time kapuso dramas and favorite kapuso show siyempre. Kagaya na lamang po ng The Buboy and Tekla Show by subscribing to GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV. Available po through various pay TV providers all over the world. And to know more, visit lamang po kayo sa gmapinoytv.com/subscribe or you may follow us on social at GMA Pinoy TV. O, ayan ha. Naku, I'm sure yung mga iba dyan sa mga kapuso natin sinasabi. Ang dami sinasabi ni Buboy. Huwag kayong mag-alala dahil eto na. Hindi na namin patatagalin pa mga kapuso. Ito na po ang the much awaited moment sa ating lahat. Ito na po sila. Talaga namang kinikilig ako kapag nakikita ko sila together, lalo na them. Diba? Ayan po. Ito na ang power couple at primetime king and queen. Walang iba kundi sina Ding Dong Dantes and Marian Rivera Dantes. Ang Dong Yan! Yay! Hey! Ito na guys, don't worry. Aba, may mga nag-iyahe-iyahe na dyan. Grabe, excited na daw si Mik-Mik Gabile. At mga nag-I love you, Miss Christine. Hello sa inyo. Buboy, you're on mute. For the women in charge, it's time to recharge. Celebrate Mother's Month. Hindi na ako makapag-ibay saving sa'yo. With the primetime queen, Marian Rivera Dantes. Ang Panday 2, May 1. One True Love, May 8. Habagudin mo mukha ba? My Lady Boss, May 15. And Super Inday and the Golden Bibi, May 22. Mommy Marian Movies. Please? This May on GMA Pinoy TV. Yun! Ayan ha, nakita nyo kabang-abang na dapat nyo pong abangan. Siyempre, mga programa ng nag-iisang primetime queen, Miss Marian Rivera Dantes ngayong buwan ng Mayo. At dahil handang-handa na nga po sila mga kapuso, muli po nating siyempre, surprise ng isang masigabong palakpakan sa iyong mga bahay-bahay. Kahit nakamute po tayo, siyempre, the one and only
Primetime King and Queen, Mr. Ding Dong Dantes and Miss Marian Rivera! Talaga tayong lahat, guys. Alam natin yan. Siyempre, habang wala pa sila, guys, ay siyempre, magbatean muna tayo kung sino gusto mo para. Ayan na, ayan na ba? Ayan na ba? Nandito kami! My loves! Hi, hi! Hi, my loves! Hello! Kamusta, mga kapuso? Hello! Hi, everyone! Kamusta kayo dyan? Sana hi, lahat kayo. Hi, Ryan! Hi, Dom! Hello! Kung nasaan man kayong panig ng daigdig, sana kayo ay healthy at safe. Naku, Kuya Dong, yan, all over the world ang ating manakasama nga natin ngayon sa ating program, ha? Talaga naman, mula Europe, US, ayan, all over the world talaga tayo today. Iba ang Dong yan, di ba? Grabe naman talaga, excited sila. Kumusta? Eto, putol-putol yung internet natin. Oh, medyo ano kasi sakto ito yung oras ng school ni Zia, so medyo ano kami, nag-share kami sa ano, sa internet. Oh. At syempre ayan, gusto nila kayong kumustahin, kumusta na yung panahon ng pandemic. Mm-mm. Well, syempre lahat naman tayo nag-a-adjust at nag-a-adjust pa rin. Syempre minsan nakakalungkot isipin na talagang, alam mo, wishing ka tsaka praying ka talaga na matapos na, na kailan ba matatapos to para at least yung mga sila Zia, si Sixto makalabas na, makapunta sa school, yung mga sila nanay makapunta sa bahay, alam mo yung ganun, so makapasyal or same before, sana mangyari uli yun. Pero syempre, sa ngayon, eh, ang tayong mga gagawa natin ay mag-ingat talaga, sa bahay na muna tayo, at alam ko, balang araw matatapos at lilipas din itong pinagdadaanan natin na to. Correct ka dyan, yan. At ang hindi matatapos dyan yung pagmamahal ninyo sa inyong mga minamahal na mga fans na talaga namang sumusuporta hanggang sa ngayon at syempre hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ganon. Yun. Kaya nga, grabe, mabuti may ganito kasi syempre miss na namin pumunta sa ating mga ano, sa ating mga kababayan, syempre sa mga kapuso natin abroad. Pero syempre hindi muna pwede sa ngayon. Kaya hanggang ganito na muna tayo. Kaya pwede tayo makapagkwentuhan. And then later, may mga balita kami sa inyo kung ano yung mga bagong pwedeng abangan, di ba? Yun. At syempre, paring Dong, dahil syempre nabanggit mo na rin ng kwentuhan, aba, magkwekwentuhan na talaga tayo ngayon. Eto, makinig kayo mabuti ha. 6 years na kayong kasal. Ay! Matagal-tagal ano lang ha. Oo, di ba? Ano ba, ano ang best memories nyo sa 6 na taon ng pagsasama? Ikaw, sumagot ka muna una. Siyempre yung ano. Ano sagot mo? Di ganun sagot ko. yung pagdating, siyempre yung mismong wedding namin, di ba? Tapos, yung pagdating ni Zia at pagdating ni ano ni Sixto, so yun yung parang mga highlights nung aming ano married life, so pero everyday may mga ano, may mga nangyayari din, especially nung itong panahon ng lockdown, ang dami mga special moments kasi siniguro namin na gamitin namin itong oras na to para mag-bonding talaga kami kasi bago niyan parati ako nasa trabaho, si Marian ganun din. So ngayon talaga kami magkakasama kaming apat na inta. Kaya ang dami namin mga ano, special moments na kapag binalikan namin, siguro years from now ay mapapabilang na dun sa tanong mo na ano ba yung mga memorable highlights ng aming ano, ng aming pagsasama. Yun. Well, parang nasabi naman niya lahat, pero siguro yun nga. yung kinasal kami, nagkaroon kami ng mga anak, tapos itong nandito lang kami sa bahay, in fairness naman, hindi naman kami nag-aaway. Kahit araw-araw kami magkasama. Saka siguro masaya dahil yun nga kasi before palagi ni trabaho kami. So ngayon madalas nag-request siya, ay mag-bake ka naman, magluto ka naman ng ganito. Na before ginagawa ko naman pero yun nga lang nagkataon ngayon parang araw-araw na yung request mo. Oh. Diba? Then, saka ano siguro para sa akin highlight na ano. Na perfect ko na yung ano yung adobo na parati nilang nire-request sa akin kasi dati palpak
Pero ngayon talagang syempre, isipin mo, twice in a month, luto mo yun. So, dapat by that, by this time, medyo na perfect ko na talaga dapat yun. I'm sure yung mga kapuso natin gusto rin matikman yung adobo na yan. O ba? Paano? Ay, ayan, ipapadala na lang daw. Ipapadala lang daw, guys. Well, guys, ha, mga kapuso, speaking of best memories, aba, eto na. May mga ipapakita kaming poster or picture sa inyong dalawa ng mga programs before at mga pelikula ninyo. At sabihin nyo sa amin ano ang mga naalala nyo during yung taping, nung ginagawa nyo itong programa na ito. Kagaya na lamang eto, lumabas na, oh. Ang Endless Love. Naku, ang naaalala ko dyan, parang napakadami kong luha ang naiiyak dyan at hindi ko makakalimutan kasi hindi ako nagkakamali. First time ko sa isang soap opera na pumayag na ilagay sa kabaong. Ha? Kasi, kasi namatay ako dyan eh. Talaga, pinasok ako sa kabaong. Wow. Kamusta yung feeling? Well, sa Marimar kasi pinasok din ako, pero sa kahon. Yung parang... Di ba binaon ka sa lupa? Oo, wood lang. Ito talaga kabaong. So, yan yung first literal na ilagay dyan. Wow. Oh, grabe wow yun. O, oh, ayan ha. Siyempre, no? Parang ano to? Parang 12, ilang years ago na to? Parang 12 years ago na, no? Mga ganun. Parang mga ganun. Oo, isa sa ano to, napaka-memorable din dahil... grabe to, heavy drama, lalo na kay Marian, yung requirements sa kanya dyan sa acting, ibang klase, kaya kita ko talaga yung effort niya dito. Ayan, sinabi ni Eugene, 11 years ago po, summer. Ayan, 11 grabe years. Alam na alam niya. May nag-comment, alam niya ha. O eto naman, pagkatapos syempre, Endless Love, meron naman tayo papakita mga movies naman ng ating primetime queen and king, ayan, o. Ang You to Me Are Everything. Yeah. Isa yan sa mga tawang-tawa ako kay Dong. Bakit? Kasi blush on, ganun. Hindi na, kasi nagpapatawa. Paano ba? Yan kasi yung mga panahon na hindi pa siya masyadong nagko-comedy. Pero dyan sa pelikula niya, na-try niyang maging komedyante. At siguro hindi ko makakalimutan yung alaga ko dyan. Dahil kakaiba, ang alaga ko dyan ay biik. Nayakap-yakap ko, hinahalik-halikan ko pa. Oh, si Snowy. Si Snowy ang pangalan. Oh, nasaan kaya si Snowy ngayon? Nalechon na. Nalechon na. Saan sinut yung movie na yan, Dom? Baguio. Baguio. Sa mga paborito namin together. And oo, kasi talagang si Marian magaling sa comedy. Talagang ang dami yan tinuro sa akin dyan kung paano gawin ito, ganyan-ganyan. So, ang saya nitong movie na ito. Yay! At meron pa isa kami papakita. Ano naman ito? Ang patingin, be. Oop! Uy! Ayan na, guys. Oh, super Inday. Ma-ab si, ano, si Inday, oh. Grabe, di ba? Wala nga, ablang yan, no? Ablang. Si Inday, oh. Well, diyan. Paano ka nag-prepare? Paano ka nag-prepare dyan sa movie na iyan? Ano yan eh, nagpaalam ako kay Inay Maria dyan. Pinuntahan ko siya, nasabi ko gagawin ko yung Super Inday kasi siya yung original niya na sobrang thankful ako dahil yung bas-bas na ibinigay niya sa akin dyan ay memorable para sa akin. At syempre yung mga kasama ko dyan, hindi ko makakalimutan. Correct. Ayan nga guys, nakita niyo po ang Super Inday and the Golden Bibe. Mm-hmm. Literal na Inday. Literal na Inday ako ng bahay ngayon, no? Pero pinagandang Inday naman. Ayan ha. At syempre yan, alam naman natin isa sa mga projects mo syempre sa GMA ay ang Tadhana na sinushoot ninyo ngayon sa inyong bahay. Di ba? Yes! At syempre, si paring Dong ang direktor at cameraman. Tama ba ako? Paano ba si Dong? Paano si Dong bilang direktor mo? Stricto ba? Well, yung una, nangangapa kami. Pero syempre, bilang marami na kami mga pagkakataon na nagawa yan, in fairness naman, nakaka-inlove naman siyang direct kasi siya yung tipong director na gusto niya explore kung paano may express. Pero syempre, gusto niya din ma-deliver mo ng tama at yung nararamdaman, ayaw niya lang basta diniliver. Mas
mas malala siya dun sa director ko talaga mismo sa tadhana. Kasi siya gusto niya with emotions. Siyempre, kailangan tama yung pronunciation. Tapos, hindi nagmamadali. Alam mo naman ako, minsan taratita't ako. Relax, relax. So, palagi siya nag-remind sa akin na, oh, ganito lang, relax. So, ayun. Kaya na Willy naman, buti na pinagbigyan niya para hindi na ako lumabas ng bahay. Eh, siya na yung nagdedirect. So, after the tadhana taping, ang bayad ko sa kanya, eh, kiss. Ganon. So, masaya na ayun, siya. Nag-kiss lang. Oo, yun yung TF. Pero, dahil nakaka-isang season na kami ngayon, dapat, ano, medyo dagdagan na niya yung kiss. Sige na, ayun, oh, may kiss and hug na. Kiss and hug na. Mag-request, okay. Gaano ba katagal minsan yung shoot? Halimbawa, compared sa studio? Mabilis ako kumilos, my loves, kilala mo ako. So, parehas lang naman. Parehas lang yung oras sa studio tsaka sa bahay. Parang hindi naman nagkakalayo. Siyempre, pasalamatan natin ang mga kapuso na talagang nakatutok pa rin talaga sa iba't ibang mga istorya ng tadhana every week. Yan, kaya ako maraming salamat talaga sa lahat ng tumatangkilik sa tadhana. Sabi nga namin sa tadhana, ito ay kwento ng buhay ng mga Pilipino na. Before kasi, my loves, ang pinofocus ng tadhana ay sa ibang bansa. Ngayon, hindi yes, na love. Pati mismo dito sa atin, kinukwento na natin. At ang maganda dyan sa tadhana, syempre hindi mawawala yung pagbibigay natin ng inspirasyon para sa iba dahil sa kwento ng ibang tao. Yun. Kwento ng lahat. Ika nga nila, di ba? Ayun lang. Mm-hmm. Kung ang tadhana, guys, sa bahay ang shoot para sa Amazing Earth naman, lumalabas na si Paring Dong para sa taping. Tama ba? Oo, dyan-dyan lang naman. Sa labas ng bahay, sa garahe. very very safe naman yung mga pinupuntahan namin. Mm-hmm. So iba naman yung shooting ng Amazing Earth kumpara sa mga teleserye ginagawa. Mm-hmm. Kasi kung wala kami sa park, nasa rooftop kami ng GMA. Mm-hmm. Tapos konti lang talaga kami. So kami yung isa sa mga unang production sa GMA na unang bumalik sa trabaho pagkatapos ng lockdown last year. Kaya very grateful ako na hanggang ngayon na may pagkakataon pa kami para gawin ang Amazing Earth, para gawin at ibigay yung mga kwento ng mga hayop at lahat ng kwento tungkol sa kalikasan, di ba, para sa lahat ng manonood. Tama, Amazing Earth. Well, ano yung ginagawa mo or mga safety protocols para masigurong safe, syempre, ang pamilya kapag umuwi ka from taping? Ah, okay. So, syempre, bago kami lahat pumunta sa taping, lahat ng kasamahan ko sa crew, sa staff, lahat nagte-test muna kami para siguradong wala ni isa sa amin ang may virus. And then mabilis na kasi kami siguro 3 hours, matagal na yung 4 hours, tapos diretso na ako sa bahay, umuwi na ako. Diretso na siya banyo. Banyo agad-agad. Wala mo nang hay-hay-hay. Kasi pasok sa exit, doon muna siya, ligo muna siya. Nung mga unang buwan, sa pintuan pa lang, tanggal na ng damit. My loves, literal ha, literal. Isipin mo, literal. Huwag papasok pa diyan, tanggal ng damit. Wait, speaking of safety protocols, ngayong may pandemic, loves, dong, paano nyo ba tinuturuan ang mga bata sa mga safety protocols? Lalo na kay Zia. Si Zia nakakapagsalita na. Mm-mm. Nako, my loves, siguro nakikita rin nila sa amin kung paano yung ginagawa namin. Dahil like example, si Zia, nag-wash hands sa lagayan, nag-alcohol, nag-mask just in case. Although nagbabike siya dito lang naman sa tapat ng gate namin. Pero nakamask pa rin, nakashield pa rin. At ang nakakatuwa niya, bilang si Sixto, nakikita niya na ganun kami, automatic na sa kanya, alam niya ang alcohol, alam niya ang mask. Yes. So, alam mo yun, parang minsan nagtitingin ako minidong na okay. Kasi diba, kung sa realidad yun sa ibang bata, pag nakamas, natanggalin, as hindi niya alam yung alcohol, so siya, alam niya. So, pero mahalaga kasi na ipapaliwanag sa kanila kung bakit kailangan. Lalo na si Zia, nandun siya sa edad kung saan ang dami niyang tanong. So, bakit ba may virus? Saan ba nang galing ang virus? Sino ba may gawa ng virus? So, itong ganitong klase mga tanong. So, kinakailangan talaga may paliwanag ng maayos. Ito ginagawa para sa ganyan. And then, kapag naiintindihan na niya, ginagawa na niya. So, pati yung paglabas. Minsan, paglalabas ako, sinasabi niya, Dad, mukha kalimutan yung mask mo, tsaka face shield, gano'n. So, siya na yung nagpapaalala. Minsan nga pag galing si Dong sa labas, siguro na-miss niya, biglang, hi, hello everyone! Sasabihin ni Zia, Daddy, change muna, change. Ay, sorry, gagasin lang si Dong. So may ganun, pinapangunahan na siya.
At syempre, dahil mas matagal na kayo nakakapag-banding ngayong pandemic, di ba? Ano ba? Ano ba yung mga na-discover ninyo sa isa't isa na hindi nyo napapansin noon nung wala pang pandemic? Ayan. Well, ako matagal ko na namang na-discover na talagang siyang gusto kong makasama forever. Diba? Kahit ano paano pa kami. Kahit nasa isang nasa loob lang kami ng isang kahon, isang kwarto, isang bahay, basta kasama ko siya, okay ako. Alam mo ano kapalit niyan? Ube pandisal na naman. Kinikilig. Alam mo, my love, si Dong, alam ko naman kung gaano siya ka-responsible bilang tatay. Alam ko, nakikita ko kung gaano niya kamahal yung mga anak ko, pagdating sa akin. Alam ko lahat yan. Pero itong pandemic, nakita ko lalo sa kanya yung pagsusumikap niya bilang tatay na kahit nasa bahay, wala siyang tigil. Kulang na lang yung isang mata nakapikit, yung isa nakadila. Ganyan, o, oh, ayan. Nakaganyan. Kasi talagang sobra siyang makapagtrabaho talaga. Sabi ko nga, ay, ang swerte ko dahil nakapangasawa talaga ako ng very responsible na lalaki. So, napakahalaga para sa akin nun. Tapos, bonus-bonus na lang na gwapo siya. So, bonus na lang. Adobo ko mamaya. At yun nga. So, yun. So, grabe ka responsible na tao talaga. So, nakakatuwa na punong-puno na ng pagmamahal, responsible pa, tapos guwapo pa. A little bit lang, a little bit. At nakikita ko yung mga kapuso natin. Kitang-kita ko yung mga kapuso natin kahit di sila nagsasalita, sa isip nila sila, sabi nila, sana all talaga. Eto naman, syempre ngayon, may mga sineselebrate pa rin tayo na dati natin, eh, madali lang i-celebrate kahit lumabas tayo kung saan-saan natin gustong gawin. Ngayon, yung mga birthdays, anniversaries, usually sa mga bahay-bahay na lang, di ba? Paano nyo sineselebrate itong mga ganitong importanteng okasyon? Katulad niyan, si Sixto, dalawang beses na nag-birthday. Sa ilalim ng pandemic. So, syempre, ano na lang, para-paraan. Una, nandyan yung Zoom, yung mga importanteng tao malapit sa kanya na hindi pwede. Siguro, nung last year, naalala ko, nag-happy birthday na lang kami sa Zoom. Tapos, andun lahat sa Cavite, sa Cubao, yung mga lolo-lola niya, etc. And then, mabuti, nung medyo nag-ease yung restrictions, nakapunta yung mami ko dito, tsaka yung, ano, yung mga kapatid ko. Tapos, ganun din yung mami niya, tsaka yung lola niya, nakapunta rin dito. So, ganun lang. But definitely, hindi naman pahinihingi na mag-celebrate talaga. Basta mahalaga magkakasama kami. Diba? Siguro may konting may spaghetti, gano'n. May spaghetti. Mahalaga. Okay na yun. Basta safe. Basta safe. Diba? Oo, diba? Tama. Simple. Bawi na lang kami pag laki-laki niya at medyo naka-adjust na ang pagkakataong ito. Oo. At kami mismo na-excite na makiselebrate talaga. Kami niya na Miss Anna. Diba? Naudlut-udlut na. Alam mo yan, punta kayo sa bahay, sandali, kailangan may swab test. Ay, ayoko, may ECQ naman. Huwag na kayong pumunta. Next time na. Talagang hindi ko sila pinapupunta. Tama. Tis-tis lang. Tis-tis. At eto pa, may mga nilaunch din kayo mga bagong business. Diba? Na talagang mas very successful. Ayan. Ang dingdong.ph at ang Flora Vida by Marian. Eto ang tanong ko. Saan kayo humugot ng lakas para makipagsapalaran sa new business ventures sa kabilangan na banta ng COVID? Ako, syempre, ang pinaghuhugutan ko ng lakas sila, lalong-lalo na siya. Dahil yung idea naman ng Dingdong PH nagmula rin sa ano sa Flora Vida. Mm-hmm. Dahil sa araw, kinailangan niya ng isang delivery boy. So, nag-volunteer. And then after doon, naging interesado na ako sa ganung klase ng ano, ganung klase ng business. So, di pa yun, iyak muna ako sa kanya. Yung bulaklak ko nasira. Tawid yung delivery. Ano gagawin ko? Ayan. Syempre the rescue. Ako na bahala. Ako mag Ano ikaw magdi-deliver? Ako nang magdi-deliver. So doon nagsimula yun. So yun, tapos inaral ko kung bakit siya kailangan, ano ba yung mga gaps, ano ba yung mga pwedeng punuan hanggang sa ito na nabuo siya. Ayun, yung pala yung kwento no ng dingdong.ph. Na kung gusto niyo malaman yan, pwede ka rin kayo i-follow yan sa Instagram account ng dingdong.ph at syempre ang Flora Vida. At baka gusto nilang maging merchant. Ayan, so, pwede. Diba mag-email lang sila sa dingdong.ph. Correct. Yung Instagram correct. Din yan i-follow niyo, 'di ba, manager? I-follow niyo din pati Instagram ha. Uh-huh.
At syempre, pati din yung Flora Vida by Marian, meron na rin home, guys, ha? Hmm. Ayun. Ito. At syempre, dito kami sa office ko. Inuupuan namin yung home niya. Ayan mismo yung office. O eto naman, para ito naman po sa ating mga... lahat ng magic ng Flora Vida home ito sa loob ng silid na ito. At yung mga nagko-comment sa ating comment section ngayon, sabi nila 100% kilig daw talaga habang pinapanood nila kayo. Ay, can you deliver to Canada daw? May ganun talaga. Kapag pwede na. So sakto, siguro pag pinadala ako ng GMA dyan, sigurado may kasama na rin package yan. Yay! At speaking of Canada, para sa mga minamahal nating subscribers, ha, may mga ongoing promos po ang ating mga carriers sa US, Middle East at Asia Pacific. Ang gawin nyo lamang po guys, just follow at GMA Pinoy TV on Facebook for more information sa mga announcements. Diba? At syempre, meron naman, aba, may next part tayo yan, Dong. Ang ating programa para sa ating Q&A portion naman. Okay lang ba yun? Sila naman ang magtatanong sa inyo. Go! Go, go, go! Simulan na natin ang tanungan mula sa ating mga kapuso abroad. Umpisahan na natin kina Amelia and Adina, ang ating twin journalist influencers from Bay Area, San Francisco, USA. Go ahead, Amelia. Hi! Hello. Hi, guys. Amelia and Adina. Amelia and Adina, right? It's from the San Francisco Bay Area. Mm-hmm. Wow. Hello. Yeah, so would you guys, we're starting questions then? Yeah, are we allowed to? Yeah. Cool. Would you please tell us what's the most important thing you've learned that you might want to share to your children, Zia and Ziggy? Mm. Most important lesson, baby. Ikaw muna. Isip ako eh. Nosebleed ako eh. Isip muna ako. Hindi, siguro ang pinakamahalagang lesson na parati na itinuturo sa kanila ay maging mabuting tao. Mm-hmm. Kasi yung mga material na bagay, lahat naman ng mga yan, mm-hmm. Pwedeng lumipas, pwedeng mamulong, mm-hmm. pwedeng maubos. Mm-hmm. Pero kapag mabuti ka sa kapwa mo, malayo talaga yung mananatili mo. So kailangan malinis ang puso mo, mabuting tao, mabuti ka sa kapwa mo. At mag-umpisa yan, siyempre, sa pagiging mabuti sa magulang, di ba? Mm-hmm. Pagiging mabuti sa kapatid, pagiging mabuti sa lahat ng kasama sa bahay. Mm-hmm. At siguro hindi pwedeng hindi namin ipaalala sa kanila na kung saan tayo nagmula. At araw-araw sinasabi namin yan na kailangan nagdadasal, kailangan nag-goodnight kay Papa God, kailangan nagpapasalamat ka sa lahat ng biyayang binibigay sa'yo, sa lahat ng pagkakataon na ligtas ang pamilya mo. So si Zia palagi nagdadasal. At in fairness ha, kahit yung bunso naming anak, mayroon kasi kaming cross bago pumasok ng pintuan. Kinukuha niya yung rosary at hinahalikan niya yan. So every time na matutulog kami, ganun yung routine namin. Kailangan nasa estilo namin at nasa dugo namin ng aming pamilya na nandiyan sa sentro ng buhay namin yung Panginoon. Yes, yes. Ayan. Thank you very much, Amelia and Adina. Ito naman, we have friends Amelia naman from Nevada. Nevada, USA. Isa sa mga Kapuso Brigade members natin, Lowell Begonia. Go ahead, Be. Hi, Lowell. Hi. From Reno. Kamusta kayo? Okay naman. Tapos na yung snow, kaya medyo spring na. Nabakunahan na kayo dyan? Lalo ako. Like 3 weeks ago, tapos ko na yung second shot ko ng Moderna. Wow. So, Madalas nagta-travel ako dito sa US, sa iba-ibang state, kaya kailangan talagang bakunado na para... Pero kamusta lang? Nagma-mask pa rin ba kayo dyan sa Nevada? Sa labas. Actually, kahapon lang yata na-announce ni Biden na pwede nang maglakad na walang mask yung mga taong kumpleto na sa vaccine. Saya naman! Katulad kanina, lahat pa rin ng mga tao naka-mask pa rin. So, nag-iingat pa rin. Makaramihan pa rin ng mga tao nag-iingat. Ayun. Tama naman yun. Ayun. Sir Lowell, ano ang iyong katanungan sa Dong yan? Ang tanong ko lang is, kung tapos na yung pandemya na to at okay nang bumiyahe, is there any possibility na makadalo kayo sa amin sa Reno, Nevada?
Sana, sana. Of course. Meron dapat kami exactly before mag-lockdown na isang schedule na pupuntahan. Tapos siyempre, kinailangan ka-cancel lahat. Pero ako, so I'm so looking forward to that, especially in Reno. Ako I hindi, nakapunta ako noon pero 7 years old pa ako noon. Pero bilang part of GMA, hindi pa kami nakakarating sa Reno, Nevada. Sana makarating kami dyan soon. Actually, yan yung isa sa mga pinag-uusapan namin ni Dong minsan kapag nag-uusap kami na nakakamiss talagang mag-travel. At alam mo yun, na pumunta sa ibang bansa at ma-meet uli ang mga kapwa Pilipino, mag-perform sa inyo. So yan yung isa sa mga namimiss talaga namin. Siguro pagkatapos nito, naku, pupunta po kami dyan. Oo, sa akin, nakapag-practice na kami ng mga... Mga sayaw, ganyan, o. No? Don't worry, Sir Lowell, kasi malapit na yan. Huwag kang mag-alala. Gusto mo, diba? Malapit na yan. Thank you, Sir Lowell, from Nevada, USA. Ito naman, katanungan naman mula sa Vancouver, Canada. Oh, wow. Gusto nang gusto natin yung pinupuntahan. Then, Miss Mina Hota. Miss Mina? Hello. Hi. Hi, Miss Mina. And... Sir? Ay, nakamute po kayo, Miss Mina. Nakamute po. Ayun. Hello. Hi. Hello. Hi. That's my husband. Hello. He's my husband also. I don't have one. What's your name, sir? Ahmad. Ahmad. Hello. Oh. Ayan, Miss Mina, ang yung katanungan sa Dong yan? My question is, what is your secret in your relationship? Is you will be in 6 years now, right? Mm-hmm. What's your secret? Wala namang pong secret. Sabi nga namin po palagi, wala namang perfect relationship eh. Wala talagang perfecto, pero pwede kang mag-adjust para maging perfect kayo para sa isa't isa. Ang mahalaga niyan ay... nagmamahalan kayo, mahalaga niyan ay nag-a-adjust kayo sa isa't isa kasi may mga pagkakataon, aminin man natin, sa isang relasyon hindi naman palaging magkasundo. So ang maganda siguro sa amin kapag yung isa medyo may bad moments, maglalayli yung isa, maglalambing yung isa. So yun yung mahalaga, hindi parehas na nagsasabay para sumabog. So mahalagang mahalaga na walang ego na umiiral, hindi porkit lalaki, hindi porkit babae. So maganda dapat sa isang relasyon, pantay kayong dalawa kasi hindi naman nasusukat ng pataasan ng ihi kung sino magaling, kung sino ang dapat mag-give up o sino dapat mag-sorry. So mahalaga na nararamdaman ng partner mo yun na pantay kayo lalo sa pagmamahal sa isa't isa. Ganda. Magtatagal ka. Wala akong argumento. Maganda, maraming. Maraming mga sabi si Manda. Be strong. Thank you. Yeah. Kayo din. Kayo rin. Mm-hmm. Thank you very much po, Miss Mina. And to your very handsome husband, di ba? My oh, loves, parang naman. May something ka pa doon sa husband. No? Kumindat, kumindat ka. Kumindat kasi. Kumindat kasi. Sige, at tuloy na. Habang wala siya, ako muna mag-entertain. Ay, eto, Labs. Nako, magtatanong sa'yo mula sa London, si Miss Beth London. Gonzalez. Miss Beth! Hi, Miss Beth! Hi! Can you hear me? Hello? Yes, Miss Beth. Go ahead. Hi! Kamusta? Okay naman po. Eto, nasa loob pa rin ng bahay. Ayoko pa rin lumabas. Kapag pa rin ako lumabas. May question ako. What's a typical day like in your household during lockdown? Aside from baking and your adobo, anong mga new hobbies or interests na tinake up nyo or any favorite family activity that, you know, ginawa nyo during lockdown, bonding moments nyo, anong mga favorite nyo ginagawa? Well, ano po ako, naging teacher po ako ng anak ko na ang sabi ko nga kung di ako naging artista, pangarap ko po talaga maging teacher. So sa ngayon, ako ang teacher ng anak ko sa school. And then, bonding... Ako substitute teacher ako. Substitute. Substitute. Okay, sa PE, hanggang PE.
Tapos bonding, palagi kami nagbabanding kasi yung dalawang anak ko mahilig pong mag-paint at mag-color at mag-drawing yan. So yan yung isa sa mga bonding namin. At syempre, lumabas dun sa maliit naming garden para sila ay maghabulan dun sa hardin namin doon. Tapos wala lang, usap-usap lang. Hardin ba? Alam mo, maliit na hardin. Maliit nga na hardin. Hardin-hardinan lang. Tapos laro-laro lang sila doon. Laro-laro na mga lupa. Mga tutubi. Mga bubuyo. Gaya. Mga ganun lang. Magbabike pero mga apat na pedal lang. Tapos ano na yung pader namin kasi wala na silang ikutan. Tapos babalik ulit sila. Pero importante rin yung ma-experience nila yun habang bata sila. Diba, yeah. Labs? Yeah. Ayun. Oo, Thank you, Miss Beth. Thank you very much. Thank you, Miss Beth. Thank you. Ay, dyan sa London. Okay, eto naman, Labs Dong. Aba, meron namang katanungan naman tayo mula naman sa GMA News. Nandito rin si Kuya Nelson Canlas. Kuya Nelson! Oh. Oh, hi! Hi, Dong Nya! Hello! Grabe, no, madagdag ko lang ha. Almost 20 years ko na kayong kaibigan, pero pag pinapanood ko kayo, kinikilig pa rin ako. Oh, sweet! Para nag-text ka. But anyway, okay, ang tanong ko, since Stronger Together, baka may maibibigay kayong tips sa mga couples yan or sa mga pamilya na alam naman natin may pandemic pa rin tayo na para maging maayos yung disposition nila. Katulad ninyo na meron kayong mga kids, di ba? So para maging maayos yung pamumuhay nila sa araw-araw. Mm-hmm. Siguro maganda kasi na in any relationship, no, kahit sabihin man natin magkaibigan o kasama sa opisina, lalong-lalo na sa kapartner mo sa buhay, katulad namin, mag-asawa kami. Mm-hmm. Ang guiding principle kasi namin, bukod sa sinabi niya ay, syempre, first, we honor the strengths of our partners. Meaning, we recognize the strengths. And we be there in case or in time na kakailanganin nila because of any weakness. Mm-hmm. Diba? So parang, that's doon papasok yung pag-complement sa kakulangan. Mm-hmm. Kung meron man, tapos kapag may kalakasan, yung strength na yun, iko-complement mo siya. Mm-hmm. At bibigyan mo siya ng spasyo, bibigyan mo siya ng opportunity para lalo pa siya mag-grow at para lalo pang, kumbaga, para gawin pa niya yung passion niya, kung ano yung kung saan siya magaling. Katulad ng halimbawa, ng pagluluto ni Mariana, siya talaga yung ano dito sa bahay namin. Eh, yun yung kahinaan ko eh. So, syempre, di ba, parang humihingi ako tips sa kanya, tinuturuan niya ako. Hindi ko naman, mas magaling patuloy siya sa akin mag-adobo ngayon. Hindi ko naman hinahangad maging cook. Kaya maging pinakamagaling sa bahay. Pero kahit pa paano, nabigyan niya ako ng confidence. Kahit sa pamamagitan ng isang dish, masasabi ko sa sarili ko, naging marunong ako magluto ng adobo. At hindi lang marunong ha, masarap kang mag-adobo in fairness to you. Okay, allowed po ba ako sa isang question? Medyo kakambyo lang ako ha. Kasi alam naman natin, halos lahat tayo talaga ngayon, all over the world, dumadaan sa anxiety. How do you deal with yung mga tampuhan ninyo sa, syempre, di ba hindi mayaalis yung araw-araw, minsan may tampuhan kayo na maliit. How do you deal with it? Natawa lang daw ako. Dad! Kasi, parang, parang wala pa kasi kami major na tampuhan magmula nung ano eh. Yan isa sa pinagpapasalamat ko kasi sabi nga nila, kapag nagsama kayo sa loob na siguro ilang linggo, ilang buwan, ilang taon sa ilalim ng isang kubong, doon talaga lalabas ang lahat, di ba? Pero ako siguro masasabi ko at this point, mas tumibay pa nga lalo yung samahan namin, lalo na very, very concentrated yung samahan namin for the past year. Kasi hindi talaga kami lumalabas masyado. Talaga nandito lang kami. And I guess malaking bagay kasi doon yung nakakapag-usap kami na hindi lang basta-basta usap na alis na ako o good morning, ganyan-ganyan. Mas malalim na usap, meaning na pag-uusapan namin kung ano ba yung dreams niya. Kasi minsan na-update yun eh. Iba yung dreams sa 10 years ago, iba yung dreams niya ngayon sa sarili niya, sa pamilya niya. Kasi we have time and I think yung gift of time is very, very precious for us, especially now. Nakakapag-usap kami
Kasi kapag nag-uusap kayo, mas mauunawaan niyo yung isa't isa, mas mauunawaan niyo yung partner mo. And then, marirealize mo, ito pala yung gusto niya. Ito pala yung ayaw niya. Eh, at the end of the day, ang gusto naman natin, harmony sa bahay. Kasi hindi tama sinabi ni Marian. Wala namang perfect. Pero kapag harmonious, yun yung ideal state na gusto talaga nating marami. Tulad ng sinabi niya kayo, nagagandin ako. Nakububay. Yun na yun. Yun. Nakububay. Sana natutulala na lang tayo, Kuya Nelson, di ba? Oo. Parang kinikilig na lang ako dito. Parang, wow. Oo. Tsaka nakikita ko yung mga ano, kapuso couple natin na may kasama yung mga asawa nila ngayon. Talaga napapadantay sila sa mga shoulder ng kanilang mga asawa kasi nai-inspire sila. Ayun. Thank you, Kuya Nelson. I love you. At syempre, ito naman. Meron naman tayo. See you, Nelson. See you soon, Kuya Nelson. Yan dong. Meron tayong kaibigan naman mula sa gmnetwork.com. Nandito si Kuya Johnson Ramos. Ay, babae ata, babae. Johnson Ramos. Hey! Hey, Jensen! Hi, babe! Hi! Kamusta ka? Okay naman. Work from home. Long time no see, ha? Yes, oo nga. Ito, may question for the both of you. Of course, next month, we'll be celebrating Mother's Day. So, alam naman natin, taon-taon naman parang tinatanong lagi. Pero this time, paano yung ito isa-celebrate? And can we celebrate ano? A brand new episode of Jose and Maria. To answer your question, we will definitely celebrate it with Jose and Maria also. Mm-hmm. So, kasalukuyan, nag-brainstorm kami para sa yes. episode number 7. Mm-hmm. Exactly, specifically for Mother's Day. Mm-hmm. So, salamat, pinaalala mo sa akin kasi may deadline. Deadline ko na ngayon. Thank you. Pero baka may... Eto, gagamitin ko na yung pagkakataon ito. Baka may suggestion kayo kung anong storyline gusto nyo makita para sa 7th episode ng Jose and Maria for Mother's Day. So, paano ba? PM nyo na lang? Paano? Sa marami pwede padala. Sa inyo, sa GMA. Sa GMA. And then, kay Johnson na lang, kay Johnson. Oo, bigay nyo sa amin para baka pwede namin makonsider. And then, bukod doon, well, alam mo sa totoo lang, yung process of shooting Jose and Maria, in a way, isa ring activity namin pareho na sobrang pinagpapasalamat ko dahil bonding din namin sa habang ginagawa namin. So syempre, kami lang naman nandito, camera, tapos yung mga kasama namin sa bahay, sila yung nag-assist sa amin. Halimbawa, ipapagawa ko sa kanya, hindi siya nagre-reklamo. So talagang nitulungan niya, may papagawa siya sa akin, hindi ako nagre-reklamo. So kumbaga parang, yung tandem namin, swak na swak dahil magaan eh. Hindi yung parang napipilitan lang. And sobrang happy kami na ginagawa yun. Hindi siya work at all. Kumbaga parang ginagawa namin yung hobby namin, yung passion namin. Mm-hmm. And at the same time, nakapagpapasaya kami. Mm-hmm. So sobrang enjoy namin yung proseso of creating materials together. Kaya... yun, siguro, tama ka. For Mother's Day, we will make a video. Mm-hmm. And yun yung one of our celebratory moments. Bukod yun, siyempre, sa paggawa niyang menudo or spaghetti o ano man. Diba? Yun. Thank you, Johnson. Thank you, Be. Maraming salamat. At ito naman, Dong, yan, meron tayong Field Foreign Press naman, o diba? Mula sa ibang bansa. From Philippine mm-hmm. Journal, nandito si Miss Donna Medina. Miss Donna, go ahead. Hi, Ms. Hello, Donna. Hi. Hi. Ano ba? Good evening po ba or good morning dyan? Good evening na 11 p.m. na rito. Oh, wow. Past bedtime, but it's okay. I'm having fun. Question ko lang, Dong, yan. Kasi as you know na ngayong pandemic, di ba maraming mga celebrity vloggers or mga celebrities who are opening their homes sa mga fans nila, sa mga viewers nila through a house tour. So I'm just wondering if you have any plans of opening your house as well, you know, welcoming your fans to your house through a house tour and at the same time sharing what's a day like para sa inyo or sa family ninyo. Yeah, thank you for that question, Ms. Donna. We thought about that, pero yung naging decision namin ngayon ay through the series Jose and Maria, parang doon namin gusto ipakita how we are at home.
Although yung names na yun, Jose and Maria, ay ano sila, fictional siya, but in a way, we can say na 85% ng characters ay kami. Halimbawa, ako, may Jose ako sa pangalan ko, si Maria, tanggalin mo lang yung ensa na yun, bukod sa fact na Marian devotee siya. Diba? So parang ganun. So yun yung paraan namin para magbukas ng pinto sa mga manonood, diba? Sa lahat ng sumusunod sa amin. And kung kailan namin gagawin yung iba katulad ng house tour, siguro not yet for now, but we're not closing our doors, definitely. Pero sa ngayon, gusto namin muna to make the most out of this platform using the series Jose Maria para kahit pa paano, you know, in a creative manner and an entertaining way, ma-deliver namin yung messages na gusto namin. Not just in our static social media posts, but also through videos such as that. Mm-hmm. All right, thank you. Thank you, Ms. Donna Medina from Filipino Journal. Ito naman, up next, from Film Star, nandito si Sir Gary D. Guzman. Hi, Sir Gary! Hi! Hello, Sir Gary. Hello. Hi, kamusta na kayong lahat dyan? This is Gary from San Francisco, Film Star Newspaper. Oh, hello. Kamusta na kayong lahat dyan? At magandang umaga sa inyo lahat. Ang question ko sa inyo, both Marian and Dindong, my question is, what the greatest blessing you have received in your life? Isa lang po? Isa lang. Isa lang po ba? Siguro para sa akin, yung greatest blessing ay yung ano, yung greatest blessing ay yung kakayahang magmahal. Diba? Kasi dahil doon, nagkaroon ako ng asawa at nagkaroon ako ng pamilya. Yan, yung greatest. Kakayahang magmahal. Na, kasi nasa yung pagmamahal, nalalaglag yung ano ko. Umayos ka nga. Diyos ko, nalalaglag yung strap ng dress ko. Kaya ganyan. Siguro ako po, kakayahan na hindi mawala ng pag-asa sa taas. Kasi alam naman natin na marami mga pagkakataon na marami nagdadaan sa'yo. Pero pag may kakayahan kang magtiwala sa kanya at hindi ka nag-give up, parang ibibigay ang karapat dapat para sa'yo. So nagpapasalamat ako at meron ako noon sa buhay ko at nasa puso at isip ko siya. Thank you. Kaya ayun. Hangad niya ibigay sa akin eh. At alam ko marami natutunan doon sa Sir Gary. Thank you very much, Sir Gary D. Guzman. Eto, feeling ko hindi pa nakapasok si Sir Manny Espinola, no? So pupunta naman tayo naman from Asian Journal naman. Nandito si Sir Vince Samson. Sir Vince? Hello, Dongya. How are you? Hi. Hello, Vince. Mabuti naman. How about you? How are you tayo over there? Okay naman. Anong tawag dito? Pareho tayo taga Cubao, Dong. Ayun. Sa Cubao din ako. Yun, no? Malapit kami akilig conception. Mismo. Yes. Ang question ko, actually, natalong na ng ibang interviewers regarding yung mga tips nyo about parenting during pandemic. Kay Zia at kay Sikto, ano pa yung masasabi nyong parang tips para sa mga parents all over the world na masasabi nyong nakakatulong ngayong pandemya sa atin? Sa totoo lang po, mahirap po magbigay ng tips kasi bawat bata, bawat magulang, iba-iba po ang pamamaraan ng pagpapalaki sa mga anak. Siguro ayon po sa aming experience, bilang nasabi na namin po kanina yung iba, mahalagang mahalaga siguro na mahaba ang pasensya mo, lalo na sa panahon ngayon. Kasi yan talaga, magdaan talaga magsisimula ang lahat. Kailangan bilang magulang, habaan mo ang pasensya sa anak mo hanggat kaya mo intindihin ang dapat niyang sinasabi o may gusto sabihin o ipagawa. Kailangan ipaintindi mo at intindihin mo yung sarili mo na, pasensya. Kaya ko yan. So, kailangan talaga yan. Bilang nandito lang kayo sa bahay at hindi kayo lumalabas, yun ang kailangan nilang paghabain ang kanilang pasensya. Oo. Tapos, dugtungan ko lang din sinabi niya. Kasi, klaro din naman kung ano yung mga basics natin na pangangailangan. And, syempre, dahil sa panahon ngayon, limitado lahat, di ba? Sa galaw, limitado lahat sa pagkamit ng mga pangangailangan nito. So, I think as parents, isa sa mga challenging yet fun
na tungkulin natin ay maging creative kung paano natin pwedeng ibigay itong mga pangangailangan. At i-entertain ang mga anak mo. So halimbawa, kungyari, to be specific, yung anak namin, toddler na siya. So kinakailangan yung gumalaw, umakyat, mag-rolling, bumagsak. So hindi naman niya pwedeng gawin sa labas yun. So siguro, ang mahala, ang maganda pwedeng gawin doon, yung mga upo-upuan, yung mga mesa, pag didikit-dikitin mo, para dun sa magtatatambing, di ba, dun sa akyat, para at least... Nagmamonkey bar yan sa banyo namin. Tama, parang ganyan. So, kumbaga, yung development process niya, hindi na na-hamper, tuloy pa rin, pero sa loob ng bahay, kumbaga, hindi naman siya lumabas, pero nagawa, nagampanan pa rin yung kailangan. Okay, that's a good point. Thank you very much. Patience is a virtue talaga. Okay, maraming salamat. Totoo po yun. Thank you very much. Thank you, Sir Vince. At kita-kita naman natin sa ating comment section. Yan, Dong, lahat sila napapa-agree talaga, napapa-thumbs up lahat. Ay, tama naman yun, di ba? At eto, humabol na. Andito na ata si Sir Manny Espinola from One Philippines. Sir Manny? Bubay, sorry, wala si Manny. Wala si Miss Tony. Hindi ako si Manny, sorry. I'm Tony from GMA International. Hi, Dong. Magkatunog naman yung Manny. Pwede. Tony. Oo nga eh. May tanong, oo, ako na lang magtatanong for Manny. Manny Espinola from One Philippines, UK and Texas. Ang tanong niya, how do you feel about your children expressing interest in going into showbiz? Do you have any dream project as a couple or family? Papayagan mo ba? Papayagan niyo ba ang mga chikiting mag-showbiz? I mean, they're doing commercials now, no? Kasama ninyo. Pero kung yung showbiz na, given na yun yung mundo ng showbiz, alam niyo na yung pasikot-sikot sa showbiz, so papayagan mo. Actually po, bilang kami po ay ito po ang aming trabaho at nakikita po nila kami, lalo na ngayon na nagtatrabaho kami dito sa bahay, lalo na ako. Hindi naman siguro na si Zia kasi masyadong observant yan eh. Nakikita niya lahat, tinatanong niya lahat. So alam niya kung ano ginagawa ko, ba't ko ginagawa to, saan napapanood, bakit ko to ginagawa, ano yung ginagawa mo mama, ano yan, alam niya yung spills, alam niya yung sabihin ng Rolling 543, alam niya ang director, alam niya na lahat. Sabi naman namin sa kanya, kami ni Dong, ako as nanay niya, parang sasabihin ko, i-apply ko yung sinabi ng mga magulang ko at ng nanay ko na, oh, gusto mong gawin yan, eh magtapos ka muna ng pag-aaral mo. After that, bahala ka, susuportahan ka namin 100%. Kasi very important sa amin ni Dong yung education eh. Lalo na ngayon na may pandemya, napakahirap dahil lahat tayo nasa Zoom lang sila, nag-aaral. So parang ako, mas mag-focus muna din. Although, kung gusto naman nila, nagagawa naman. Like si Zia, pag may mga endorsement siya, bago namin gawin ang isang endorso niya, tinatanong muna namin siya bilang malaki na siya at may isip na siya, anak, may kumukuha sa yung ganito. Gusto mo ba? So sabi niya, yes, mama, I don't like. Okay, hindi namin ipipilit yun. Doon lang sa sinabi niyang okay, yun ang papagawa namin sa kanya. So importante na yung pakiramdam niya, yung kanyang pag-agree or kanyang pagsasabi na gusto niya sa ayaw niya, ay inirespeto namin mag-asawa yan. At alam niya na kung anong sabihin niya bilang sa personal niya, ay irerespeto namin at susundin namin yun. Kumbaga walang sapilitan. Oh, pero ano, may hangganan yan. Mga ganyan. So ngayon lang yan. But of course, may mga plano naman kami that... Ayun nga, binimarian, kailangan yung pag-aaral muna. Yun nga yung naging difference na ngayon, nagkaroon nga ng pandemic. Siyempre, lahat ng plano natin from years ago, kailangan ulitin mo, recalibrate. So, we're actually in the process of figuring that out also. Pero ngayon, Dong, as a family, so yung mga paggawa nyo ng commercials, is this something na gusto nyong, kumbaga parang, ma-experience din ng mga kids nyo? Kasi iba yung... nakikita nila sarili na naman nag-endorse din sila. Yung parang nag-enjoy lang yung mga kids nyo. Yes, again, as long as nag-enjoy sila. Mm-hmm. So as long as okay sa kanila, okay sa lahat, then okay kami sa ganung setup sa kayo. Okay, thank you, Dong Yan. Tapos meron pa tayo from Ricky De Los Reyes naman from Hercules, California. Director Boy. Siya ng Cutaway Media. Wow. Yan, oo. Ang tanong niya, if you were given the opportunity to star in a Hollywood film, which Hollywood director would you look forward to working with?
and why? Ako si ano? Chris Nolan. Oo, kasi ano, fan ako ng mga pelikula niya, yung Batman, The Prestige, tapos yung style niya of filmmaking talagang type na type ko. So, dream ko yun. Dream ko yun. Ako. Susi pa ba ako? Kahit sino pong director, basta sa Hollywood, game po ako. Hollywood yun, no? Diba? Chusus ka pa ba? Chusy ka pa ba? Hindi na ako maging chusy. Ayan, eto na lang, isisingit ko na lang din, Dong at saka yan, kasi meron tayong mga kapuso abroad na nagtatanong, hinahanap kayo sa mga ano soaps, kung kailan daw kayo ulit gagawa ng soaps, hinahanap kayo. At isisingit na rin natin, kasi yan, magririran, ipapalabas ulit yung Endless Love sa GMA at saka GPTV. Wow. So makikita rin nila. Kailan po yun? Sa June. Sa June. Magririran tayo. Pero naman yung, kumbaga yung bago, kailan kayo makikita ulit na mag-star ulit sa soap opera? Ayun nga po, sayang nga po dahil dapat may gagawin akong soap at nag-taping na ako. Although nangyari itong pandemya, sabi ko nga, although naintindihan naman ng GMA na ang priority ko talaga ay yung pamilya at mahirap para sa akin na malayo sa mga anak ko, especially meron pa akong ilang taon na 2 years old na anak kasi maiiwan ko. So sabi ko definitely, no talaga ako sa project na yan. Pero syempre, ako din looking forward din naman ako na mag-soap uli. And malay yung sa susunod, kasama ko na si Dong sa soaping, di ba? So, pero sa ngayon, dito na muna ako sa bahay, mapapanood nila ako sa tadhana. At baka i-replay ng i-replay, katulad na lang yan, ni Mother's Day episode tayo sa mga movies ko. Tapos ang Endless na maabang nila by June. So, yan na lang muna sa ngayon. Excited ako sa Endless Love. Di ba? Oo. Kasi mga ganyang rerun. Talagang ano eh, imagine nagmula pa sa mga Koreans yung story na yun. Correct. Kahit in-adapt natin. So, parang very timeless yung mga ganong klaseng kwento na kahit kailan mo panoorin, parang very refreshing pa rin siya. Kaya excited po ako na may papalabas ulit yung Endless Love. Abangan natin yan mga kapuso dahil malapit na di ba? For the meantime, itong May naman, mga ano naman, Mother's Day special naman, lahat ng mga pelikula ni Yan, ganyan, ay mapapanood nyo po sa GMA. At stay panonood, nako, i-on nyo na po ang inyong mga camera, guys, dahil meron na tayong chance makapagpa-picture sa Dong Yan. Come on, guys. I-on na lahat ng mga camera. Okay, eto gawin po natin siya. 15 seconds natin siyang gagawin, guys, ha, para maano natin lahat na makapagpa-picture, di ba? Pag sinabi kong 1, 2, 3, go, smile, nakasmile lang po tayo for 15 seconds. Iba-iba yung mga ano natin, mga posing natin, okay? Tapos dapat nakamute lang ang ating camera, guys. I-mute lang natin. Okay, ready, set, and go! Pose. Smile. Dad, hindi ka gumagalaw. Last 7 seconds. And 1. Okay. Thank you very much, everybody. Maraming salamat. Ayan, oh. Inaano na agad. Pinupost na agad. Huwag niyong kalimutan po pag mag-post kayo sa inyong mga social media accounts. Don't forget to put the hashtag Dongyan Stronger Together. Okay. Yeah. At muli, nako. Ayan. Nako, my loves. Bago ang lahat. May gusto kong sabihin. Okay, pero mabati mo tayo. Go lab. Joseph and Ma'am Cherry, hello. Hello. Ayan, my loves. Pasensya na, pero basahin ko na lang. Ayan, mga kapuso abroad. Patuloy pong manood ng Kapuso program sa GMA, Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Ngayong Mayo po, nako, abangan niyo po ako sa tadhana sa GMA Pinoy Blockbuster. Every Saturday po yan, dyan po ipapalabas ang aking mga pelikulang nagawa. Nandyan na po ang Panday 2, My Lady Boss, Super Inday and the Golden Bibe, at kami po ni Dong sa One True Love. Ipapalabas din po ang rerun ng Endless Love tulad ng sinabi natin kanina sa GMA Pinoy TV. Itong June na po yan, kaya sana po abangan nyo yan. Ayan, nasabi na po niya.
Muli, maraming salamat po for spending your precious time with us. Gugustuhin man namin pumunta dyan pero hindi pa pwede. So ito na yung next best thing para makapiling namin kayo mga kapuso abroad. So sana maging ligtas kayo parati, maging malusog kayo kung nasan man kayo. At salamat din sa pagtangkilik nyo sa lahat ng mga programa ni Marian, pati sa lahat ng programa ng Kapuso Channel. Siyempre pati na rin ng Amazing Earth. Thank you. Sa mga ito, so if you need more information, visit lang po kayo sa gmapinoytv.com and follow GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, at pati na rin TikTok for the latest updates. Yan. Kasi siyempre kami po sa GMA ay patuloy na magsisika para mabigyan kayo ng quality programs para pag pinapanood yung mga programs sa GMA yung pakiramdam nyo ay para nasa Pilipinas na rin kayo. And yun, maraming salamat po muli. Sabi nga dun sa title ng ating poster, Stronger Together. Because if we're together, then we become stronger. So I hope you have a peaceful and meaningful day and week and month and years ahead. So hope to see you all soon. Mag-ingat po kayo lahat at nako, ipapanalangin natin na matapos itong pinagdadaanan natin at soon makapunta kami sa inyo para mismo makita namin kayo ng personal at syempre sasayawan kayo ni Don. Sa time muna. Lahat pupuntahan namin matapos pupuntahan lahat nako. With that, yan Don. Mag-ingat kayo, maraming salamat sa inyong time. Salamat Jamie. Thanks everyone. Tawagan lang natin si Sir Joseph T. Francia, ang ating first vice president and head of operations ng GMA Pinoy TV. Meron siyang mensahe para sa inyo. Sir Joseph. Hi, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you din sa pisina natin sa GMA. Salamat sa pag-dalaw ninyo. So, pisina paminsan-minsan. So, nakakatuwa. Maraming nagabang sa oras na ito na nagkasama-sama tayo. You captured everything you wanted to say, Dong and Yan. Kung tayo ay magkakasama, marami tayong pinagdadaanan at pinagdaanan. Pero kung tayo ay magtutulungan, magsasama-sama, tayo ay magiging mas matatag at magtatagumpay sa lahat ng ating mga hinaharap na paghangin. Yan ang tunay na kapuso. So maraming salamat sa inyo at thank you to everyone who joined us today from around the world. Para ako nagpa-party. It's good to see yes. you. Yes! Dong Yan, taking a this happened. Din po. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sir Joseph. And thank you very much, Dong. Yan ako, mamaya, abangan nyo yung ating ube na ipapadala dyan from Baguio. Maraming salamat sa iyo lahat, mga nakisa at nakisaya sa ating FanCon today. Hashtag Dong Yan Stronger Together. Diba? Hanggang sa muli, mga kapuso, kung may mga kamag-anak, kaibigan po kayo sa abroad na wala pa pong GMA Pinoy TV, aba, naku, i-join na natin sila, mga kapuso. Okay, just visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us on social media at GMA Pinoy TV to know more. Muli, maraming salamat po from the bottom of our heart. Hashtag Dong Yan Stronger Together. Together forever. Thanks, yeah. Loves. I miss you. I miss you. Hello. I love you. Thank you very much. Bye. Bye, everyone. Bye. Thank you for our